Yung pagsasaka po namin mula po yung mga mission po na nanggagaling sa Pearl Rice, eh medyo napakababa po talaga ng angin namin dito. Kasi ang sinusunod po namin ano dito ay makalumang proseso. Isang balitang po, kakakuha po kami ng minsan po kung maano talaga, may kinsikaban. Yung siniswerte po, nasa 50 kabang po lang. Isang po yung naanin sa isang balitang po. Ang isang balitang maabot ng 15,000. Simula ng bunot hanggang tanim. Bukod yung kuliglig. Kaya kung pati kuliglig, mahigit 15,000. Ang abono mo nun, tatlong sako lang. Kasi sobrang mahal. Actually, ang ginagawa natin dyan ay pinipresent natin yung mga technologies na meron tayo. And based assessment ng mga partners natin, tinitingnan kung saan may malaking impact. Kung sa ating mga farmers, andyan yung tinatawag nating on-site briefing. Dito sa on-site briefing, tinuturo natin kung ano yung mga technologies na ini-introduce natin sa kanila. Sa una ay doon nga sa mga paggamit ng new varieties. Tapos sa project, namimigay tayo ng mga sample varieties of at least 3 new varieties doon sa bawat ating mga farmer cooperators. Sa mga bawat IAs, namimigay tayo ng drum seeder. And then, we convince those sa mga medyo hesitant through doon sa pag-establish ng mga TDF sites. We see to it na makita muna nila through doon sa mga willing na ating mga farmers. And then, it spreads doon sa kanilang mga kapit-bukid. We have established 1,812 techno-demo farms. So, sila yung mga nag-adopt ng TWD. Sinaluan natin siya some with the use of RCM, Moet, drum seeder, and with, of course, with the varietal trials. Nagtatanim po kami, hindi pa tanim. Sa isang balitang po, sa tanim po, nagbabayad po kami ng 2,500. Yung sa bunot po ng punla, is 1,000. Bali, 3,500 po sa isang balitang ang binabayaran po namin. Nung dumating po dito yung sa amin itong drum seeder, napakalaki pong tipid. Kasi po, sa isang balitang ngayon po, nung sinubukan ko po sa bukid ko, bali, ang labor ko po sa pagtanim, 300 lang po yung ano ko, gastos ko sa isang labor lang, isang tasos. Kada linggo, papatubig kami. Ganun ang naging ano namin dito, kalakaran. Tapos nang ituro sa amin yung bilog na PVC, nagiging 10 araw na o kaya igit pa doon bago namin patubigan uli. Kasi namomotor namin doon sa ano, na may tubig pa pala sa ilalim yun. Kaya ngayon, hindi kami masyado irap sa tubig. Imbis na sa kada linggo nagpapatubig ka, yun, o isang, ano, nagiging 2 linggo bago magpatubig, pwede. Kasi may tubig pala sa ilalim yun. Hindi gaya ng dati namin kaugalian, kada linggo nagpapatubig kami. Kasi wala naman kaming alam na gano'n eh. Kasi alam na, pagka natuyuan yung taas ng lupa, patubig na kagad. Sa kanilang paggamit ng drum seeder, sa seeding rate, pababa natin siya from 160 kilograms to at least mga 60. Kung i-compute natin yun, from 3,842, na-reduce siya sa 1,280. Na-reduce yung kanilang frequency of irrigation nila. Like for example, sa Malig, 2 to 3 times a week silang mag-irrigate. Ito ay naging once a week na lang. So, yung kanilang 2.5 na drums of fuel ay na-reduce ng 1.5 na lang throughout the season. And then, for Balufia, yung isang IA na nagtipid, yung natipid nilang tubig doon, ay nadagdag doon sa sumunod na IA nila. Nadagdagan ng 33% yung irrigated area dahil doon sa pagtitipid ng ating Balufia IA. Dalawang bagay lang o dalawang paraan lang para tumaas ang ating national production. Una, if you consider na fix yung area natin kasi lumilit pa, di ba? Ma-increase mo lang ng 10% yung yield per hectare. Kasi sabi natin, paggamit lang ng high quality seeds, you can increase your yield by 10 to 15%. 4 tons per hectare, fix na 4 million. So you have 1.6 million tons increase. Kung mag-a-adapt pala mga certified seeds yun ha. Kung ang farmers naman magtitipid ng patubig, lalo na kung tag-araw, sabihin mo na nga 10% lang din yung ma-increase natin yung napapatubigan. Halimbawa yung 800,000 hectares, ma-increasean mo ng 80,000 hectares sa 4 tons.
gano'ng karami yun? Multiply mo yung 4 tons mo sa 80,000. So yun yung increase na madagdag. Mas maraming farmers ang marireach. Mas maraming farmers ang mag-a-adapt. Mas maraming farmers ang matututo. Mas tataas ang ating national production. Bukod sa alam namin, mayroon pang nadagdag na ginagamit namin sa ngayon. Para yung ani, hindi naman bumababa. Bali, tumataas. Sinabi ko nga sa kanila, malaking tipid. Napakalaking tipid. Yung nga, pininta ko sa kanila na yung isang balitang nyo, kung kukuha kayong magtatanim, sigurado 3,500 lang ano nyo. Kung idadaram si leader natin yung kako, 300 lang. Kaya nga po ngayon, ang dami nang ano sa akin nga, membro ko po, itong Minecraft nga po ngayon, ito nga po ang ano nila yung drum seeder. Naging aware sila na marami palang mga varieties na hindi lang gaya ng nakagawian nila. Secondly, doon sa ating drum seeder, ito ay sa return of investment na tinatawag natin, ang laki ng mga natipid doon. Mas naging aware sila ng mga technologies na naging available. And then doon sa RCM and then sa Moet naman ay yung kanilang mga ginagamit na fertilizer rates, mas naging aware sila kung kailan sila nag-a-apply dahil meron tayong mga recommendations na ibibigay sa kanila. And naging positive naman, nag-increase naman yung kanilang mga yield. And of course, dun sa AWD, which is dun sa irrigation frequency nila na reduce, may impact ito lalo na dun sa mga gumagamit ng pump, yung mga pump system, mga communal irrigation systems dahil na bumaba yung kanilang expenses sa fuel, and which is, of course, ang kanilang ROI, mas tumaas. We'll be right back.